Balo. Balo. Importante na strike tayo, guys. Oh. Yo, what's up? Magandang hapon, mga master. And this afternoon, mag-field test tayo ng lure. Ah, ito, banana, 5 grams. Lutak. Lutak yan, guys. Yan ang lutak. So, lutak banana tayo, guys. Yan, lutak banana. Kaya subukan natin, guys, if productive na yung hapon sa fishing. So, pasimula pa lang yung hibas. So, you can see, pababa pa lang yung tubig. So, igagrab natin tong opportunity na to na pababa yung tubig. And sana naman may mga isda. Kaya let's try fishing, guys. Mag-field test lang tayo nito. And 50-50, kung maliit, release lang tayo. Sorry kasi marami pang ulam. Tira-tira ng kasal. By the way, guys, finally married na. So, ihanda na natin yung, ihanda ko yung sarili ko na medyo limit na yung fishing. Pero guys, don't worry. Kahit once a week, pwede na. Mapagbibigyan pa rin. Ito, punta tayo dun konti sa medyo malalim-lalim. Patrick ko kayo sa resulta. Resulta nitong lutak natin. Kung maganda ba. At pakakahuli. Kaya let's go. Subukan natin maghagis dito. Subok lang. Malay nyo. Medyo magaan siya ihagis. Kasi 5 grams lang. Ngayon ko lang kung maganda ba yung langoy. Tingnan natin. Uy, ba't parang weird naman ang langoy nito? Parang pang slow retrieve lang. Pang ano. Sobrang gaan niya. Buti walang hangin. Isa pa lang naman lure dala ko, siya lang. Kasi field test lang talaga siya. Ito lang lure na dala ko ngayon. Pang field test lang. Ay, medyo ano na yung langoy niya, malikot. Yung hindi yung likot na parang uga-uga yung langoy niya. Yung ano, yung langoy niya is malawak na liko-liko yung kaliwat kanan na liko, ganun. So parang kailangan slow retrieve lang talaga siya. Bagay ito sa mga ano, mga malalim-lalim. Malalim-lalim at may mga structure na lugar. Kasi medyo mukha namang hindi siya sasabit. Pero na medyo napapangitan lang talaga ako sa langoy nito. Ganito ba kaya langoy niya talaga? Ewan ko lang. Kung ganito talaga langoy nito. Itong lure na to. Medyo pang slow retrieve talaga siguro. Iba yung langoy niya. Hindi mauga. Tingnan natin kung makaka-fish on yung lure natin. Oh? Sobrang anong pangit ng langoy? Tsaka bako din yung structure ng ano niya. Medyo bako. Okay, pakikita ko sa inyo, guys. Ignorant lang talaga ako dito sa lure na to. Tingnan nyo, guys. Bako. Then medyo stiff yung langoy. Even naman yung ano, forma. Ewan ko kung nai-ignorante lang ako sa forma niya. Kasi ngayon lang ako nakatry ng lutak na 5 grams. Kaya field test natin. Kung makakadali ba kahit ganito yung langoy niya. Tahimik tayo saglit kasi parang pinapakiramdaman ko muna yung paligid. Kung may isda pa. Nakakahuli kaya tayo sa lure na to? Parang hindi sa walang tiwala na pero parang ay nakakawala nga ng tiwala. Isang lure lang pa naman dala ko. Sayang yung biyahe.
Pero yun nga, ganito naman siguro talaga yung field. So, para guys, napapangitan talaga ako sa langin yung lor na to. Negative to. Medyo siguro hindi fit yung lure na to sa condition ng panahon at sa condition ng dagat. Medyo masama ang panahon. Malikot yung tubig. Tapos siguro epekto din ng inappropriate lure or unfit or ano ba to? Hindi akma na lure sa water condition at saka sa hanap na lang tayo ulit ang pwesto. Isip tayo ng konti, hanap tayo na pwesto na medyo mababaw. Dito may mababaw na dito. Uy, fish on. May naka-fish on. May fish on. Bumigat. Ayun, lapo-lapo. Guys, hindi tayo binigo. Meron pa rin pala. Guys, titignan nyo. Unang kagat sa ating lutak. Good size na ano ito? Grouper. Kita na natin niya guys, unang kapaglipat ko, pagbagsak pa lang, kumagat na siya. So, don't worry, mabubuhay pa. Mabubuhay siya at wala akong balak na kunin siya. Marami pang ulam sa bahay. Kaya palalagpasin ka muna. Yan o, first fish sa ating lutak banana. Bye bye! Fish on. Lah, malaki. May kumagat. Uy, honeycomb yata to. Ay, bato. Bato lapo. Scam. Na-scam tayo dun. Ang bigat. Bato lapo pala, bato lapo. Ito, totoo na. Ito yung totoo. Ito na yung totoo. Ito na yung totoo, guys. Hindi na to, joke. Ay, nako. Bakit ngayon ka pa kasi nagparamdam? Okay, guys. Second fish of this afternoon is honeycomb grouper. And parang interesado kung bitbitin to. Ihaw mamaya sa amin ni Mrs. Hala, good size na siya guys. Honeycomb grouper. Yan. Ganda. Bitbitin natin. Bombesh. Kung, ito na. Ay, nakawalers. Nakawalers guys, nakawalers pa. Grouper pa rin. Ayun na. Balo. Balo. Balo guys. Balo. Balo. Balo guys, balo. Encounter na naman tayo nating paboritong kaaway. Sana hindi makawala. Tapos yung lure natin, huwag sana madali. Huwag natin itong anin. Pagbibigyan. Meron na. Ang gandang laban. Ito na hinihintay nating laban guys.
makawala man o magstay itong isdang do, wala akong pake. Importante na strike tayo guys. Oh, malakas. Huhulihin kita. Huhulihin kita. Huhulihin talaga kita. Op, piblat. Guys, pwede nang umuwi. Pwede nang umuwi. Hindi na ako natakot guys. Dati natakot na takot akong humawak sa isdang ganito. Ganda. Ganda ng laban. Nakuha ba? Kuhang-kuha. Kuhang-kuha guys sa ating GoPro. Ha? Ganda. Guys, oh. Guys, buti. Buti hindi sumuko yung fluorocarbon natin, guys, yung ating ano, 6 pounds. Tsaka buti hindi niya inaabot talaga yung ano natin kasi maiksi. Ano, may gasgas pala, guys. Sa dulo. Grabe, guys. So, pangalawang needlefish ko to, guys. Although hindi siya yung kaparehas ng needlefish nung una kong needlefish talaga, guys, pero wow, this is it. Pansit. Tanggalin ko lang guys, wait lang. Pero ganda ng tama niya guys, grabe. Ganda. Hinigpitan ko na yung drag ko eh. Kasi hindi ko na talaga siya pagbibigyan ko. Sabi ko kanina, madala ko man siya, hindi importante, nakastrike siya sa atin. Meron tayong meron tayong maikukontent. Kasi wala na talaga guys eh. Wala kong tiwala eh. Feeling ko talaga maano tayo. Ano ba yun, sumabit? Madidihado tayo, kala ko. Kasi balo na yan guys eh. Ang dami ng beses na naloko ko ng isdang to eh. Pero good thing pinagkaloob ni Lord sa atin guys. Thank you Lord. Thank you so much Lord. Salamat Lord, biyaya pangulam natin. So si Mrs. kasi ano, baka siguro sawa na siya sa panay karne. Kaya to maganda pang sabaw. Kaya ano natin, patayin natin siya. Patayin natin para ano, ay pasok natin sa bag. Okay guys, second fish na ikikip natin. Although may nahuli na tayo kanina, pero ito yung second fish na ikikip natin. Yan, ito talaga yung wala talaga tong ano. Kasi yung first fish ko guys, wait lang ha, pasok ko lang to. Ganda ng laban, grabe. Kasi guys, wait lang. Maganda pala talaga itong lutak, 5 grams lutak banana. So guys, yun, tuloy ko lang. So yung unang mamaw na balo na nahuli ko, yung mahigit 1 kilo, 1 1/4 yata yun. Ano yun guys, siguro parang ano yun, may tangay na kasi siyang parang mga lubid-lubid or mga tali-tali. Dun ano, dun kumagat yung ano, yung lure ko. So thanks pa rin ako kay Lord na ganun, nakahuli tayo ng ganung isda. Pero yun nga guys, hindi ko kalain na ngayon talaga makakahuli tayo nung hook talaga. Na-hook talaga siya sa bibig. Kasi marami na akong beses na strike ng balo. Pero yun nga, palaging nakakawala, palaging palpak yung kahit na ultimo malapit na nakakawala pa, nakakatanggal. Kaya sobrang fulfilling guys, sobrang saya ko. Kasi minsan lang talaga ako makahuli ng ganito eh, baka. Eh basta guys, kaya kas tayo saglit ulit. Tas uwi na tayo. Sobra. Nakadali pa tayo ng balo. Grabe. Ano yung saya ko. Uy, fish on na naman. Uy, fish on. Fish on. Jackpot na naman tayo sa honeycomb grouper. Oop. Medyo maliit. Medyo maliit siya guys. Pakawalan na lang natin to para ako sakali sa susunod makahuli pa tayo ng malaki-laki. Bye bye honeycomb grouper. Bye bye. Ganda. Ganda ng laban kanina. Namiss ko yung ganung laban. Namiss ko yung ganung laban. Parap lang tayo dun sa ano guys, sa
tabing daga at sa ano, lupa na. Pero meron. Hindi pala tayo good timing, mini-bless tayo ni Lord sa ating mga ano, fishing. Meron. Hula. Ito na naman. Guys, maganda. Ibang klase. Meron na naman. Grabe, sunod-sunod yung kagat. Dito, uy, malaki. Malaki. Malaki nga ni kong grouper, guys. Wow, ganda. Hindi tayo binibigo ng lutak na to, ha. Kala ko epic. Kasi mapangit nga yung larangoy. Pero medyo nakukuha ko yung retrieve niya. Yes, good size. Makaka-uwi tayo ng magandang isda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi, likod, harap na naman tayo. Malay mo, may GT pag ganitong panahon. Malay mo, walang ano, imposible sa pusong matatag, sir. Oh, strike. May strike. Grabe yung mga strike na yan. Ay, kala ko tumatawag na si Mal. Grabe, ganda. Ganda. Grabe, kanina lang binabas ko yung lure na to, eh. Kanina lang binabas ko tong lure na to. Dahil nga sa langoy ito, fishon guys. Dahil nga sa langoy niya, ang pangit. To, pang ilang isda ko na ba to? Hindi ko na, ano, malala. Pero yun nga guys, Negro. My team na group, ha. Kawalain natin siya. Ito guys, hindi ko lang pang ilang fish na to, pero kawalain natin. Bye bye. Oh, kumikidlat pa yan guys, ha. Nasa gitna tayo ng dagat. Char, hindi naman gitna yun, parang nasa dagat tayo, pero kumikidlat pa yan, ha. Fishing pa rin. Yan, grabe, sunod-sunod yung strike. Akalain nyo. Akalain nyo, uy, basa na yung natin. Reel natin. Parang hindi na yata nakikita ng isda. Nabihanda na tayong tumabi. Oh. Uy. Uy, ito nga isda. May isda. Maliit pa rin. Ay, nag-go. Pang ilan na to? Pang ilan na to? Pang ilan na to? Hindi na, hindi na malala. Marami, marami tayong ano ngayon, huli. Bye bye. Tinabo na natin sa dami. So guys, hanggang dito na lang guys. At super satisfied tayo sa pinakakitang performance ng ating lutak banana na 5 grams. Makahuli tayo ng ilan, pero sulit. Automatic release natin yung iba. At meron tayong tatlong keep or inuwi natin, iuwi natin. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating field test fishing adventure. At this is next be fishing adventure guys. See you sa susunod nating mga episode. And by the way, kung may mga challenges kayo or mga gustong ipagawa or ipatest or ipatry, don't hesitate guys to comment or to leave your comment down below. And to those hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Subscribe na po kayo para dumami na po yung family natin. At sa mga subscriber ko, sa family natin, guys, maraming salamat po sa pagsuporta nyo. At walang sawang panonood ng aking fishing adventure. At yes, sobrang saya pa rin na nakikita ang meron mga tao pa rin
tumatangkilik sa ganitong klase ng fishing, guys. At yun, guys, maraming salamat po. Maraming salamat po. So kita lang tayo sa susunod nating fishing episode. And once again, iningal pa ako. Okay, once again, this is Nick's Fishing Adventure. Fish on!